Hello po sa ating lahat dyan mga kamamsi ko. Welcome back again dito sa ating YouTube channel at narito naman si Wednesday April upang i-share na naman ang isa pang mga bagay na pwede natin gawin sa ating mga buhay-buhay kung saan tayo po ay mayroong mga pinagdadaanan. Ito po ay pwede natin masolusyunan sa bagay na ating isi-share ngayon mga mamis. Ito po ang ating sa pamamagitan din ng ating isa pang ginagamit. Ito po ang ating singing bowl mga mamis. Ang singing bowl po, ito po ay pinapaniwalaan sa pungsoy na kung tayo po ay mayroon nito ay pwede natin itong gamitin para sa pagtugtog or pagpatunog nito sa loob ng ating tahanan. Kung kayo po ay kabisado na ng ating singing bowl or tabitan, ito po ang kanyang tunog mga mamis. Siya mga mamis at ang tabitan na ito or singing bowl, ito po ay nag-cleanse din po ito sa loob ng ating tahanan. So, kung meron kayo nito or kung nais nyo pong bumili ng ating singing bowl, ito po ay nabibili lamang sa Shopee mga mamis at meron din po sa Lazada. So, pwede po kayong pumili kung anong size ang gusto ninyong bilhin. Pero, ang binili ko, ito po ay katamtaman lang laki niya at pinakamaliit nga siya. Pero, ang tunog niya mga mamis ay talagang napakaganda. Ito po siya. At ito naman ang ating singing bowl ay pwede rin po natin itong gamitin sa pamamagitan ng paglagay ng mga coins o kaya naman ng ating mga pira. Sinasabi nila na kapag gawin natin yan sa ating singing bowl, dyan po ay naghahatak din po ito ng kasaganaan para sa ating buhay. At ang tunog ng ating singing bowl, ito po ay nag-cleanse din po ito sa loob ng ating tahanan. Sa katunayan nga, kung ang ating loob ng tahanan ay meron tayong kakaibang mga nararamdaman, pwede po natin itong ipatugtugin mga mamis mula sa ating mindor hanggang papasok. Ang ating pag-uusapan ngayon mga mamis, about na naman ito sa ating mga pampaswerte na kahit kailanman, gaano man kahirap ang ating sitwasyon, ito po ay hindi ko susukuan ang aking mga ginagawang ito dahil sa kahit na anong aking mga naranasan mga mamis, hindi ko po naisip na isuko yung aking mga ginagawa dahil ito po ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon para patibayin pa yung aking pananampalataya or ang ating pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon ay kailangang nandyan palagi sa kabila ng ating mga pagsubok na yung ating mga pagsubok na dinadaanan mga mamis dahil sa lahat ng mga pagsubok, mabigat man yan or magaan na pagsubok, ang mahalaga mga mamis, ang matinding paniwala natin sa ating mahal na Panginoon na hindi niya tayo pababayaan at doon naman ay ako man ay nagiging matibay mga mamis. Dahil katulad ng sinasabi ko, ako po ay meron din pong pinagdadaanan sa mga sitwasyon ngayon. So, lahat yan mga mamis ay tinitiis natin at idinadasal natin sa ating mahal na Panginoon na lahat ng ating mga naranasang ito ay akin pong malagpasan lahat ito. At sa pamamagitan din po ng aking mga ginagawang mga pampaswerte at proteksyon, ay ako po rin ay nalagpasan ko na rin po ang mga bagay na dapat kong lagpasan. So mga mamis, ito po ay pag-i-inspire ko sa inyo na kung kayo ay mayroong mga pinagdadaanan at kung hindi pa kayo nakagawa ng ating mga ginagawang pampaswerteng ito, ay gawin nyo na rin po dahil malaking bagay din po ito na magbibigay sa atin ng kalakasan, lakas ng loob at tibay ng pananampalataya na lahat ng paghihirap na ating dinadaanan, yan po ay dadaanan lang po natin at hindi po natin kailanman ito
ititigil kahit gaano man kahirap, mga mamis. Dahil kapag ka wala na tayong ginawa sa ating buhay at hirap na nga tayo, at pagkatapos ay susukuan pa natin yung ating mga ginagawa, mga mamis, ay hindi ko na rin po alam kung paano pa natin malagpasan ang lahat ng ito. So tiwala sa ating sarili at panalangin sa ating mahal na Panginoon at sipag at tiyaga para tayo po ay mapuntahan natin ang gusto nating marating. Kung kaya, mga mamsi, laban lamang po tayo sa lahat ng mga pinagdadaanan natin upang lahat yan pagdating natin sa unahan ay makita rin po natin ang liwanag ng ating buhay na ating hinahanap. So, mga mamis, ito po ang isishare ko sa inyo ngayon kung kayo po ay nasa kabigatan ng buhay ngayon. Katulad ng mga sinasabi ko na mga proteksyon, ito po ang pwede nating gamitin. Magsunog po tayo ng ating dahon ng laurel, o kaya naman ay ipanalangin natin sa ating dahon ng laurel, iwis natin ang lahat ng ating mga kahirapan na tanggalin niya na, at ating mapkamtan yung ating mga minimiti sa buhay sa kahit anumang paraan. At ganun din po, mga mamis, ang ating cinnamon stick, katulad ng sinasabi ko, ay pwede natin itong gamitin sa paglinis ng loob ng ating tahanan. Pakuluan natin ito, at pagkatapos, ang last na banlaw, mga mamis, ang last na pang banlaw natin na pang map sa ating mga sahig, ito po ang ating gamitin, yung pinagpakuluan nito, at ganun din po sa ating mga pangpaligo. Ito po, mga mamis, ito po ang palagi kong ginagawa sa ngayon dahil katulad ng sinasabi ko, tayo po ay may din pinagdadaanan din po. So, sa awa ng Diyos, ako po ay nakakaraos. At ito po, mga mamsi, ang bagay na ito lamang ang aking mga ginagamit. At ang panalangin ko araw-araw sa ating mahal na Panginoon na lahat ito po ay ating malagpasan. So, hindi ako nabigo, mga mamsi, sa aking mga kahilingan. Kung kayo po, mga mamsi, ay mayroong mga pinagdadaanan sa sitwasyon ngayon, pwede nyo po itong gamitin, ang mga bagay na ito, upang tayo po ay sa kahit anumang pagsubok, tayo po ay magiging matibay. So may kailangan 100% ang ating paniniwala na ito pong lahat ng ating mga ginagawang ito, ito po ay magbibigay sa atin ng kaliwanagan sa ating buhay. Lalong-lalo na ngayon, mga mamsi, ghost month na rin po. So, pwede tayo pong gumamit ng, katulad ng sinasabi ko, yung ating mga pangpausok at yung ating mga, itong ating cinnamon stick naman ay pwede nating ipausok din po. Kumuha tayo ng uling, ilagay natin sa ating kasirula na hindi na ginagamit, at magsunog po tayo ng uling doon at samahan natin ito. At ganun din ang ating kumuha tayo ng isang kutsarang itong ating brown sugar, mga mamis, o kaya naman ang ating white sugar ay pwede rin po natin gamitin, at ipausok natin yan sa loob ng ating tahanan kasama ng ating cinnamon stick. Ganon din po ang iba pang mga pangpausok, mga mamsi, katulad ng mga dahon ng laurel. Ito rin po ay pwede po tayong magsunog niyan sa loob ng ating tahanan, at pwede tayong kumuha ng sign pin at isulat natin dito ang ating mga kahilingan. At ang una nating isulat ang ating buong pangalan, apelyido, pitsa ng kapanganakan, at ang halaga ng ating wish na halaga ng pera, mga mamis, pwede nating isulat dito. Gumamit tayo ng 3 or 5 dahon lamang ng ating laurel, at kumuha din po tayo ng, katulad ng sinasabi ko, yung ating brown sugar, o kaya naman ang ating white sugar na isang kutsara. At ibudbud natin po siya doon, mga mamis, sa nag-aapoy na uling. So, yan po ang ating ipausok sa loob ng ating tahanan. Pagkatapos nating pausukan ang loob ng ating tahanan, ilagay natin yan, ang ating pinausukan, sa gilid ng ating tahanan. At doon naman tayo po ay humakbang ng ating pinausok na yan, mga mamis, at mag-wish ng lahat ng ating mga kahirapan na tanggalin na yan, kung ano man ang mga kahirapan na ating mga dinaranas ngayon. Yan ang ating hilingin, na tanggalin ang lahat ng yan, at humakbang ka doon sa ating pinausok na pinabaga na
na uling mga mamis na mayroong itong ating sugar, at pagkatapos ay doon po parang idangdang nyo po ang inyong mga paa, ang inyong mga kamay, pagkatapos nyo maghakbang ng ating usok, mga mamis. Yan po ay isa rin pong mga remedies na pwede nating gawin kung tayo po ay mayroong mga pinagdadaanan sa ating buhay, upang lahat yan ay ating malagpasan. Gawin natin ang lahat ng ating mga dapat gawin, at pwede rin po na tayong kumuha ng kandila, mga mamis. Kumuha tayo ng puting kandila at idalangin natin ang lahat ng ating mga kabigatan na dinadala. Alisin yan, naniniwala ako, mga mamsi, alisin yan sa pamamagitan ng ating matinding paniniwala at ang ating pagbibigay sa kanya ng lahat ng problema na ating dinaranas, mga mamis. At sana po, mga mamis, ito po ay inyo pong makuna ng aral at magawa ninyo ito ng maayos sa inyong sarili. Baguhin natin ang lahat ng ating mga ginagawa sa buhay upang tayo po ay gagaan ang ating buhay at magtagumpay tayo sa lahat ng ating mga gagawin. At siya nga po pala, mga mamis, gusto ko pong i-share din po sa inyo ang isa pang video ng aking anak na yan po ay pwede nyo po itong i-search sa Buns Crazy sa kanyang FB page, mga mamis. Pwede nyo pong hanapin yan sa FB page niya, ang Buns Crazy. Yan po ang aking anak. Siya po ay, yun po din ang iba-iba ang aming mga ginagawa. Siya naman po, mga mamis, ay sa abot ng kanyang makakaya, siya rin po ay nagsishare ng kanyang mga makakayanan sa mga ating mga kapatid na naghihirap. So, mga mamsi, hangad ko po lang na inyo pong tangkilikin ang kanyang ginagawa. Tulungan na po natin siya, suportahan po natin siya sa kanyang adhika ay natumulong sa kapwa. So, mga mamis, i-search nyo lamang po ang Buns Crazy kahit na dito sa ating sa ating YouTube. Diyan lamang po siya, mamaya sa baba i-type ko na lamang po ang kanyang pangalan upang mabilis nyo lamang po siyang matagpuan. So, ganun din po sa FB page niya, mga mamis, Buns Crazy lang po. At ito naman po si Vince April. Sana po, mga mamsi, ay nagustuhan nyo ang ating video ngayon. At maraming salamat sa inyong lahat, at ingat po tayo palagi, at panalangin lamang po sa Panginoon na lahat ng ating mga minimiti sa buhay at lahat ng mga kahirapan ay ating malagpasan. At maraming salamat sa inyong lahat, mga mamis. Maraming salamat. God bless po.